Beginner ka ba sa graphite pencils? Madali ka bang tamarin kapag nagdo-drawing using graphite? Kasi hindi mo alam yung mga grade ng pencils na gagamitin mo, hindi mo alam kung paano mag-layer, kung paano mag-blend, kung ano ang mga dapat gawin para mas maging masipag at mas maging madali ang iyong drawing using graphite. Panoorin mo tong video na to, baka marami kang matutunan. Kakailanganin mo ng mga blending tools, ano, itong mga soft makeup brushes. Sa mga makeup shop sa Watson, sayan makakabili ka kasi very soft. May mga, kailangan mo ng mga erasers, ano, kailangan mo ng electric eraser, ng rubber eraser, ng mono zero, ng kneaded eraser, ito yung mga pantasa. Kailangan mo ng knife para tasahan yung mga hard pencils. Only yung mga hard pencils lang, ano, yung B pababa. B, tapos yung mga H pencils. Maglalabas ka lang ng mga 1 inch ng lead. Medyo malaki siya pero worth it kasi magagamit mo siya kasi magandang mag-layer, mas magandang mag-blend kapag ganito kahaba yung lead. Only the H o yung mga hard pencils, ano, yung B pwede na rin, kaya na rin niya kasi medyo manipis siya at saka medyo matibay. So ganyan, tatasahan mo lang siya hanggang maging matulis katulad nito. So ganyan ginagawa ko ito kasi mas madaling i-layer, ano, mas kontrolado mo kapag ganyan kahaba yung lead. Pero kapag gagamit ka ng mga katulad dito, gagamit ako ng ibang mga software grades katulad nitong 3B, nitong 5B, 7B at saka nung 10B. Masyadong soft ito, so baka maputol siya kapag ganung kahaba yung tasa. So regular sharp na sharpener lang ang ginamit ko dyan. Ngayon sa pagli-layer, minsan kasi parang nakakatamad ang graphite, ano, lalo na kapag gusto mo ng super detailed, realistic skin tone, parang nababagalan tayo minsan, ano, pagdating sa graphite, lalo na kapag ang ating reference photo is madaming wrinkles, madaming pores, di ba? So ang hirap-hirap niyang gawin. So para mapadali, okay, ito yung gagawin nyo. Maglalagay kayo ng shadow base tone using any hard pencil, ano. Dito, in this particular case, based kasi sa reference, nakita ko. So, gagamit ako nitong F na pencil. Para siyang HB. Or kung wala kang HB, pwede rin yung H. Yung 2H, pwede na din kung maputi yung iyong reference photo. Pero kung gusto mo na agad-agad, ano, yung parang mapabilis mo na ma-establish agad yung mga shadow. Kasi yun ang importante sa atin minsan, di ba? Para hindi tayo tamarin. Parang gusto natin nakikita agad kung magiging kamuka yung ating drawing. Kung papunta ba tayo sa failure. Or dito pa lang, kahit na isang pencil pa lang yung gagamitin, parang nakaka-enjoy ng makita na parang, uy, nakukuha ko na yung features. Kamukha na siya. So, kahit mapatagal pa yung pagdidetalye natin later on yung paggamit ng ibang mga pencils, ay parang nahahappy na tayo na nabuo na natin yung face, ano? Di ba ganon? I understand yung frustration na parang ang bagal, ang tagal, hindi ko alam. Baka sa sobrang dami ng effort na ginagawa ko, in the end, hindi rin naman pala kamukha yung ating drawing. So, ganito, ang gagawin nyo, no, kung ganyan yung iyong parang frustration, is magle-layer ka na using one pencil. This is the F pencil. You can use any harder pencils. Dito, nilalagay lang natin, ini-imprint na lang agad natin yung mga shadow very, very lightly. Ngayon, ito ang problema ng mga beginner, ano, may tendency tayo na ma-frustrate, may tendency tayo na mag-diin o mag-put ng pressure sa ating layer. Hindi ganun sa graphite, ano, layering pa rin sa graphite katulad ng sa colored pencil. So, I go from light to dark pagdating sa graphite. So, I start nga dito sa paglalagay ko ng aking shadow base tone na very light lang siya using this F pencil. Ngayon, hindi mo kailangan mag-diin para maka-achieve ng mga dark shadows kasi kailangan may grades yung graphite. Meron siyang 10B, may 9B, may 8B, may B. Merong mga H, may 2H, may hanggang 8, 6H pa nga yata siya. So, hindi mo naman kailangan lahat bilhin. Mamili ka lang ng ilang pirasong H, ilang pirasong nasa middle para sa midtones. Yung B is perfect for the midtone. And then yung mga hard pencils, ano, ay yung mga yung mga soft. Yung 10B para yan sa mga super super black na parts para lumabas yung contrast. And then kailangan mo rin ng mga 5B, 4B, 3B, 2B. Mamili ka lang ng isa between 2B to 4B or mamili ka lang ng isa between 5B to 8B. And then kung available yung 10B, kailangan din kasi yan para mas maging dark yung ating drawing. Kasi importante, sa graphite kasi hindi naman talaga siya nagiging dark. Kaya nga yung iba ginagamitan ng charcoal pencils or charcoal powder. Pero dito, papakita ko sa inyo na hindi naman kailangan ng gamitan ng charcoal. Kasi minsan, nakaka-overwhelm yung darkness ng charcoal. So parang na-ano niya masyado eh, parang nalulunod si graphite. Hindi rin na siya lumalabas kapag sobrang dark yung ginamit natin. So, ayan, nakita nyo ba? So, nakaka-enjoy lang makita na nabuo mo na yung face kahit isang pencil pa lang. Although, hindi pa natin napapalabas yung contrast. Ngayon, hindi muna natin po problemahin yung mga details. Okay? Yung mga sobrang mga details sa skin tone. Kasi nga, pinapakita ko sa inyo paano maging masipag, ano? At hindi ma-frustrate at hindi tamarin. At ang isang paraan dyan is mabuo mo na yung buong face ng kahit wala pang mga details pero meron ng contrast. Meron na tayong shadow na very light na base tone at meron na tayong yung mga super dark naman katulad nitong sa mata. Ilalabas na natin yung darkness ng mata, yung darkness ng anong tawag diyan, yung guhit sa ibabaw ng mata, yung line na yan, and then yung darkness ng kilay.
So dito, gagamit pa rin ako ng iba't ibang grades ng mga dark pencils, ranging from 3B to 10B. So depende sa darkness. Ang maganda kasi dito sa ganitong technique is that napalabas muna yung contrast, and at the same time, meron ka ng gauge para sa iyong details at saka sa midtones. May gauge ka na, nakikita mo na na parang hindi na malulunod yung iyong light tones sa iyong dark tones, at malalaman mo kung saan ka pwedeng mag-adjust ng tone later on kapag naglalagay ka na ng details. So ito, pinakita ko sa inyo, may shadow tayo na very light, yung kanina na base tone, at meron na rin tayong super dark details sa kilay, sa mata, sa nostrils, yung butas ng ilong, yun yung mga merong mga super dark. So ilalagay na natin siya dito pa lang as early as now para medyo nasasatisfy na tayo, medyo natutuwa na tayo, di ba? Medyo nakakatuwa na parang ayan na, although wala pa tayong talagang mga super details at saka wala pang definition yung ating mga midtones. Ang importante dito ay naka-imprint na andyan, nabuo na natin. So parang nakakainganyo na na mag-drawing at maglagay ng mga details na medyo matagal at medyo mahirap. Kasi nga andyan, kamukha na lumalabas na. Sana nga nakikita nyo ba na lumalabas na yung mga features niya. Ito yung nostrils, yung butas ng ilong, ay use 10B agad-agad dyan kasi sobrang dark niya. Doon sa opening ng mouth, yung guhit na yan sa pagitan ng mga labi, 10B agad dyan kasi very dark. And then dito sa mga gilid ng ilong, hindi naman siya kasing dark, so 5B ang ginamit ko dyan. So paglaro-laroan nyo lang, ano, basihan nyo yung reference photo kung nasaan yung mga sobrang itim at kung nasaan yung hindi naman masyadong maitim pero dark pa din. So dito pinalabas natin yung ating very light shadows, pinalabas natin yung very dark shadows. Ang poproblemahin na lang natin later on is yung mga detalye mismo sa skin tone. So hindi na nakakatamad magdetalye kasi nga, ayan, napapalabas na natin unti-unti. So ngayon, idinodrawing ko na rin yung mga sobrang dark sa palibot ng mukha. Hindi naman kailangan na gawin agad yung buong buhok. Ito, tama na maglagay ka rito yung sa gilid ng mukha, itong hair na to, para makita mo lang yung contrast, ano? Makita mo kung saan ka pwedeng mag-adjust kapag nandun ka na sa stage na nagdi-detail ka na at nagdi-define ka na ng mga shadows, ng mga midtones. So ito, so kasi kapag merong ganyan, makikita natin kung saan tayo pwedeng mag-adjust. Kasi minsan kapag akala natin maitim na yung skin tone, pero nung naglagay tayo ng mga dark shadows, parang kumutla naman na siya. So dito, nakikita natin may gauge na tayo dahil nga dinodrawing na natin itong mga palibot lang, ano, unti-unti, ito lang, para lumabas yung noo, para lumabas yung shape ng jawline, yung sa leeg, di ba, merong very dark shadow dyan. So ilalagay na rin natin para nakalabas na, nakaangat na siya. So ngayon, masaya na tayong maglalagay ng mga detalye later on kapag natapos na natin itong ating, yung una kanina, yung paglalagay ng ating base tone, at ito naman yung paglalagay ng ating very, very dark shadows. So yan yung unang paraan para maging masipag. Ngayon, natutuwa na ako kasi ayan, di ba, nakita ko na, nakamukha yung aking drawing. At sa part 2, makikita nyo sa part 2 ng tutorial na ito, makikita nyo na yung talagang paglalagay natin ng mga detalye sa skin tone. Kasi dito, hindi na muna natin pinroblema yung pagde-define ng mga shadows, yung paglalagay ng mga details sa skin tone, mga pores, mga wrinkles, etc. Makikita nyo yan sa part 2 kasi dito, ayan yung difference, ano? Yung difference ng naglagay tayo ng isang pencil lang, yung F, compared doon sa naglagay na tayo ng contrast, yung mga very, very dark shadows. Diba, ang ganda ng pagkakagawa. Masaya tayo ngayon na maglalagay ng mga details at saka magde-define ng mga shadows sa part 2 ng tutorial na ito. Thank you so much for watching.